Hi guys! Another video na naman tayo. So ngayon ang pag-uusapan natin is multiplication and division of fraction, tips and tricks. Sa nakaraang video natin, pinag-aralan natin kung paano mag-add at mag-subtract ng fraction gamit ang ating tips and tricks. So ngayon, ang gagawin natin is multiplication and division naman. Kasi ang multiplication at division is napakadali niya lang gawin compare sa addition at subtraction. Review lang tayo ng konti. Ito yung tinatawag nating fraction. So, meron siyang number sa taas at number sa baba. Ang number na nasa taas, gaya nitong 1, tinatawag natin siyang numerator. Ito namang number na nasa baba, tinatawag nating denominator. Kapag ang fraction, magkapareho ang kanilang denominator, ang tawag natin dito is similar fraction. Kapag naman hindi magkapareho, gaya nito, 4 at 3 ang kanyang denominator. Ang tawag natin dito is dissimilar fraction. Okay, so ito namang nasa baba, meron siyang whole number na 2 at 1. Ang tawag natin dito is mixed fraction. Okay, so dito naman sa number 3, nakita nyo na whole number lang siya. So, tinatawag natin itong, of course, whole number. Okay, so multiplication of fraction with whole number. Gaya nga ng sabi ko, napakadali lang talaga nitong multiplication of fraction. Bakit? Kasi ang gagawin natin, i-multiply mo lang ang iyong numerator, pagkatapos i-multiply mo ang i-multiply mo ang iyong denominator, pagkatapos i-multiply ang numerator at i-reduce mo siya into lowest term kapag pwede pa siyang i-reduce pagkatapos meron ka ng sagot. Okay, so gagawin na natin siya. So, i-multiply natin ang ating denominator. So, that is 2 times 2 equals 4. And then, 1 times 1 equals 1. So, meron na tayong sagot agad. So, 1 half times 1 half is equal to 1 fourth. Second example, 3 fourth times 1 third. Okay, so kung sa addition at sa subtraction, mahihirapan tayo kapag hindi magkapareho ang denominator. Dito sa ating multiplication, walang problema. Kasi ang gagawin lang naman talaga natin is i-multiply lang natin ang denominator. So 4 times 3 equals 12. And then 3 times 1 equals 3. Ayan, so meron ka ng sagot. Ito yung sinasabi ko na titingnan natin ang ating sagot kung pwede pa siyang i-reduce into lowest term. And since si 3 at si 12, pwede pa natin siyang i-reduce sa pamamagitan ng pag-divide sa kanila pareho ng 3. Okay, so pwede silang i-divide pareho sa 3. So 3 divided by 3 is equal to 1. And then 12 divided by 3 is equal to 4. So, ang ating sagot sa 3 fourth times 1 third is equal to 1 fourth. Okay, so ito na yung final answer natin. O, diba, napakabilis lang natin siyang nasagutan. Dito naman tayo sa number 3 with whole number tayo. So, 1 half times 7. Okay, so tatandaan natin na si 7 is a whole number. At lahat ng whole number, alam natin na meron siyang denominator na 1. Okay, so si whole number, automatic meron yan siyang denominator na 1. Kasi 7 divided by 1 is equal to 7. So same lang ang 7 at 7 over 1. So pwede na natin siyang i-multiply agad. So 2 times 1 equals 2. And then 1 times 7 equals 7. Okay, so ito na yung sagot natin, 7 over 2. Pansinin nyo na mas malaki ang ating numerator. Ang tawag natin dito is improper fraction. So ang gagawin natin, i-divide natin si 7 sa 2. So 7 divided by 2, ilang 2 si 7? Merong 3 2. So 3 ang ating whole number. At 3 times 2 equals 6. So minus 6 equals 1. So, ang ating numerator is 1, ang denominator is 2. So, ibig sabihin, 1 half times 7 is equal to 3 and 1 half. Okay, so ito na yung final answer natin. Okay, so last example na tayo. So, meron tayo ditong mixed fraction. Ang gagawin natin dito is gagawin natin siyang improper fraction. So, paano ba siya gawing improper fraction? Itong ating denominator, i-multiply natin sa ating whole number. Pagkatapos, i-add natin ang ating numerator. Okay? So, i-multiply natin siya. Pagkatapos, add. Okay, so gawin na natin. Of course, kukopyahin muna natin ang ating
denominator na 4 at denominator na 3. Okay, so kukopyahin nyo ang inyong denominator. Pagkatapos, gawin nyo siyang improper fraction. So, 4 times 2 para makuha nyo ang inyong numerator dito. I-multiply nyo lang itong inyong denominator at ang inyong whole number. So, 4 times 2 equals 8 plus 3 equals 11. Okay, so meron na tayong numerator dito. Ito namang isa. 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. Okay, so meron na tayong improper fraction. 11 over 4 times 5 over 3. So ngayon, pwede na natin siyang i-multiply. Ngayon, pwede na natin siyang i-multiply. So, 4 times 3 equals 12. And then, 11 times 5 equals 55. Okay, so meron na tayong improper fraction. Improper fraction ang sagot natin. So, ang gagawin natin, i-divide natin si 55 kay 12. Okay, so 55 divided by 12. Okay, so ilang 12 meron si 55? 4, kasi 12, 24, 36, 48. Okay, so 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 1 equals 4. And then subtract. 5 minus 8 cannot be. So borrow 1 from 5. So 15. So 15 minus 8 is equal to 7. Okay. So ang sagot natin is, ito yung ating whole number, si 4. Pagkatapos, ang ating numerator, 7. At ang denominator is 12. So ang sagot natin is 4 and 7 over 12. Ito na yung sagot natin sa 2 times 3 fourth times, 2 and 3 fourth times 1 and 2 thirds. So, ang sagot is 4, 7 over 12. Okay, so dito naman tayo sa division. So, kung madali lang yung multiplication, mas madali ang ating division. Kasi, ang gagawin lang natin is i-cross multiply lang natin ang ating fraction. Okay, so ang gagawin natin dito, 3 fourth divided by 1 half, i-cross multiply lang natin siya. So 3 times 2 equals 6 over 1 times 4 equals 4. Okay, so meron ka ng sagot. And then, huwag mong kalimutan always na dapat naka-reduce into lowest term ang iyong sagot. So, si 6 at si 4, pwede pa natin siyang i-divide. 6 divided by 4 is equal to 1. And then, si 6 minus 4 equals 2. So, ang numerator natin is 2 over 4. Okay, so ito na ba yung final answer natin? 1 and 2 fourth? Hindi pa. Kasi si 2 at si 4, pwede pa natin siyang i-reduce into lowest term. So, pwede natin silang i-divide pareho sa 2. Okay, so divided by 2, divided by 2. So, ang sagot natin, 1... 2 divided by 2 is equal to 1 over 4 divided by 2 is equal to 2. So, ang sagot sa 3 fourth divided by 1 half is equal to 1 and 1 half. Okay, so ito na yung final answer natin. Okay, kung gagawin natin ito sa usual na alam natin yung paraan kung paano mag-solve, of course, ang ginagawa natin is 3 fourth. Tapos, kinukuha natin ang reciprocal ng pangalawang fraction. Ano yung reciprocal? Kabaliktaran niya. So, ang kabaliktaran ni 1 half is 2 over 1. At pagkatapos, ang division is magiging multiplication. At ang reciprocal ng pangalawang fraction. So, 2 over 1. Okay, so ito yung ginagawa natin sa division of fraction. So, pagkatapos, i-multiply na natin siya. So, 4 times 1 equals 4. And then 3 times 2 equals 6. Okay, so usually ito yung ginagawa natin. Kinukuha natin ang reciprocal. Pero, pwede natin siyang ganituhin na i-cross-multiply na natin siya agad para makakuha agad tayo ng sagot. So, hindi na natin kailangan kunin ang kanyang reciprocal. Example number 2. So, 3 fifth divided by 2 fifth. Again, ang gagawin natin, i-cross-multiply natin. So, 3 times 5 equals 15 over 2 times 5 equals 10. Okay, so 15 at si 10, pwede natin siyang i-reduce into lowest term. So 15 divided by 10 is equal to 1. So 15, kukunin natin ang isang 10, ang sagot is 5. So ang kanyang numerator is 5, ang denominator is 10. Okay, so ito na ba yung final answer natin?
Hindi pa, kasi si 5 at si 10, pwede natin siyang i-reduce into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide sa kanila pareho ng 5. Okay, so pwede silang i-divide pareho ng 5. So, kopyahin natin ang whole number na 1. And then 5 divided by 5 is equal to 1 over 10 divided by 5 is equal to 2. So, ang sagot sa 3/5 divided by 2/5 is equal to 1 1/2. Number 3 naman tayo. So, whole number ang i-divide natin. So, 4/5 divided by 6. Okay. So, ano ang gagawin natin ulit? Kapag whole number, alam natin na meron siyang denominator na 1. Okay. So, si 6 meron siyang denominator na 1. Kasi 6 divided by 1 is equal to 6. So, pareho lang si 6 at si 6 over 1. Okay? So, ngayon is i-cross multiply na natin kasi may denominator na si 6. So, cross multiply. 4 times 1 equals 4 over 6 times 5 equals 30. Okay? So, meron na tayong sagot na 4 over 30. So, ngayon, pwede pa natin siyang i-reduce into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide sa kanila ng 2. So, pwede natin silang i-divide pareho sa 2. Okay, so 4 divided by 2 is equal to 2 over 30 divided by 2 is equal to 15. So, ang sagot natin sa 4/5 times C, divided by 6 is equal to 2 over 15. So, ito na yung sagot natin. Last example tayo. So, ang last example natin is a mixed fraction. Meron siyang whole number na 2 at whole number na 3. Okay. So, ang gagawin natin, pareho lang din sa ginawa natin kanina sa multiplication, na gagawin natin siyang improper fraction. So, ikopya lang natin ang ating denominator na 4 at denominator na 3. Pagkatapos, i-multiply natin sila at i-add. Okay, so 4 times 2 equals 8 plus 3 equals 11. Sa kabila naman, 3 times 3 equals 9 plus 1 equals 10. Okay, so meron na tayong improper fraction. Pwede na natin siyang i-cross multiply. So ngayon, 11 times 3 is equal to 33 over 10 times 4 equals 40. So, ang final answer natin sa 2 and 3 fourth divided by 3 and 1 third is 33 over 40. So, ito na yung final answer natin kasi hindi na natin siya pwedeng i-reduce into lowest term. Okay, so ganyan lang siya kadali, ang multiplication at division of fraction tips and tricks. So, kung nalito kayo, pwede niyong panoorin yung mga previous lessons natin regarding sa fraction. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!